panahon ng tag-init o summer ay marami talagang walang patayan ang aircon at electric fan dahil na rin sa mainit na panahon. Madalas po, nagdudulot din ito ng pagtaas ng ating mga electrical load sa bahay. Paano nga ba makakatipid sa kuryente ngayong tag-init para hindi po tayo mapakamot sa ulo sa laki ng ating babayarang bill? Alamin natin ang mga tips at strategies para makatipid sa kuryente ngayong summer season. Makakanapayanayan po natin via phone patch si Sir Joe Saldariaga, ang Vice President at Head of Corporate Communications ng Meralco. Sir Joe, magandang umaga po. Yes, good morning. Yes sir, ano po ba yung inyong maipapayo sa ating mga kababayan kaugnay ng pagtitipid ng kuryente sa loob ng tahanan, lalo na po napakainit ngayon ng panahon? Well, unang-una, mahirap talaga ngayong magpatupad ng tinatawag na pagtitipid gawa ng, alam, nakikita naman natin gano'ng kainit yung panahon. Ano? Subalit, meron mga simple tips akong ibibigay na siguro let's zero in on the main reason behind the surge in consumption. At ito yung aircon, ref, at saka mga electric fan. Panatilihin lang po natin nasa magandang kondisyon yung tatlong appliances na yan, lalo yung aircon. Sa aircon, yung temperatura pwede natin lagay sa 25 degrees para hindi masyadong malakas sa konsumo. Maginhawa naman, kahit papano, hindi ganun kalamig, pero makakaagapay ka na sa init. Sa ref, siguraduhin na kayo na kalapat yung ref, yung gasket ay hindi sumisingaw mula sa loob. Huwag natin masyadong punuin para makaikot yung lamig dun sa loob ng refrigerator. Sa mga electric fans, linisin natin mabuti yung motor, yung mga fan blades, at siguraduhin natin nasa maayos na kondisyon. Kung kayang pagpahingahin kahit konti na panahon itong mga appliances na to, na huwag naman sabay-sabay gamitin, no? But talagang baka hindi na unang-una maging abot-kaya yung ating maging electricity bill dahil tinodo na natin yung gamit, siguro let's find a way to somehow manage our consumption. Okay, Sir Joe, totoo po ba yung epektibo po ba yung pagbunot ng mga nakasaksak na mga appliances kapag hindi ginagamit? Kasi may nagsasabi po na kahit hindi ito gumagana, basta ito'y nakasaksak o nakaplug, ito po'y kumukonsumo ng kuryente. Totoo po ba ito? Yes, sa mga phantom load na tinatawag, kunyari yung ref mo, TV mo, yung computer mo, meron yang tinatawag na phantom load consumption. Ibig sabihin, kahit hindi mo ginagamit, kumakain niya ng kuryente. Ang indicator niyan, yung LED light na kulay pula. Pag naka-on yun, ibig sabihin, pumapasok yung kuryente. The mere fact na naka-on siya. So, unplug na lang natin. Gumamit tayo ng mga power strips na tinatawag. Okay, ito, Sergio, paano po ba makakatipid sa kuryente kung gumagamit ng aircon? No? Mas nakakatipid po ba talaga yung bukas ito ng 24/7 instead na bukas hindi ito? Hindi po totoo yan. Kasi ang aircon po, as you use it in terms of longer duration, mas kumakain ng kuryente yan. As opposed to papatayin mo, ibig sabihin, pag pinatay mo yung aircon, hindi na yan gagamit ng konsumo. So, ganun lang po yun. Pag tinodo-todo nyo gamit yan, yan po magre-resulta sa mas mahal na electricity bill dahil mas mahaba ho ninyong ginamit yung kuryente. Okay, Sir Joe, pag-usapan naman natin itong bill deposit refund. Paano po ba ang proseso sa pag-claim ng ERBD? Well, automatic po yan, yung annual update on bill deposit. It's either maibalik sa inyo kung ang consumption nyo over the past year ay mas mababa, pero kung mas mataas, magta-top up. So, automatic po yan. That is going to be credited or kung increase naman yan, recovered over a one-year period. Okay, Sir Joe, okay. Bilang panghuli, ang inyo pong panawagan sa publiko ngayon pong panahon ng tag-init. Well, kailangan natin pa rin kahit ganito yung sitwasyon. Naiintindihan ko naman po talaga kung ano yung ating nararamdaman sa araw-araw. Na subukan po nating panatilihing maging energy efficient. Yan lang po talaga yung paraan natin ngayon. At maayos yung kondisyon ng mga appliances natin. Nang sa ganun, kahit pa paano makaagapay po tayo. Maraming salamat po.
Alright, maraming salamat po sa pagpapaunlak sa amin ngayong umaga ng Panayam. Nakapanayam po natin ang spokesperson ng Meralco na si Sir Joe Saldarriaga.